Karaniwan na sa isang lugar, lalo na sa ilang probinsya, ang mga kwentong aswang. Madalas ay ito ang kwentuhan sa mga umpukan, lalo na tuwing gabi. Ngunit ang paniniwala sa ganitong kwento ay nahati sa dalawa. Isang naniniwala at isang hindi. Ngunit paano kung ikaw na mismo ang makakita sa isang nilalang na madalas ay nakatago sa dilim? Paano mo haharapin ang iyong takot sa ganong sitwasyon? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig o nanonood sa inyong napakagandang programa. Matagal niyo na po akong fan at nakasubaybay ako sa lahat ng mga bagong upload mo sa YouTube. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Renzo. Sa kasalukuyan ay nasa early 30s na ako at nagtatrabaho sa isang mall. Masasabi ko na naging masaya at buhay na buhay ang aking childhood, Papa Dudut. Hindi pa kasi noon uso ang cellphones at kung ano-anong gadgets. Kaya ang pinaglilibangan ko lamang ay ang pakikipaglaro sa aking mga kaibigan at ibang pinsan na kaedad ko. Kung minsan pa nga ay inaabot na kami ng gabi sa paglalaro sa labas ng bahay. Kapag ganon ay sinusundo na ako ng nanay ko na may dalang hanger. Kapag tanghali naman ay pinagsisiesta ako ng nanay ko. Dapat daw akong matulog sa tanghali para mabilis akong lumaki. Pero syempre kapag may chance ay tumatakas ako para makipaglaro. Ewan ko ba, ang saya at sarap maglaro kapag tanghaling tapat. Yung tipong tirik na tirik ang araw tapos talagang tatagaktak ang pawis mo sa mukha. Nakakamiss talaga ang maging bata, Papa Dudut. Lalo na ngayong nasa 30 na ako, ay naiisip ko ang mga masasayang experience at memories ko noong ako ay bata pa lamang. At walang ibang iniisip kundi ang maglaro. Ngayon kasi na isa na akong adult ay ang dami ng responsibilidad sa buhay. Partida pa yan na wala akong asawa at anak. Pero ganon naman talaga ang life. Kailangan mong umusad para hindi ka mapag-iwanan. And speaking of childhood experience and memories, ang ikakwento ko ay isang alaala mula sa aking pagkabata na hinding-hindi ko makakalimutan hanggang sa ako ay mamatay, Papa Dudut. Isang alaala na hanggang ngayon ay nagbibigay sa akin ng kilabot sa tuwing binabalikan ko. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa isang probinsya. Para sa akin ay napakaganda ng buhay sa ganong probinsya. Simple lang at halos lahat ng tao ay magkakakilala. Normal na nga rin yata sa isang bayan na kagaya ng sa amin ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Bilang isang bata noon ay hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa sinasabi ng mga nakakatanda na merong aswang sa aming lugar. O baka ginagamit lang niya yon upang panakot sa mga bata para madaling mapasunod ang mga ito. Palaging sinasabi ng mama ko sa akin, kapag lalabas ako sa gabi para maglaro na subukan ko raw na lumabas at kukunin ako ni Inday. O kaya kapag ayaw kong matulog sa tanghali ay sinasabi niya na galit si Inday sa mga batang hindi sumusunod sa magulang at kakainin ako ni Inday. Si Inday o Aling Inday ay nakatira sa kabilang barangay, Papa Dudut. Ang kubo niya ay malapit sa sementeryo at mag-isa siya roong naninirahan. Matanda na siya. Hindi ako sure sa edad niya ngunit sa tansya ko ay nasa 70s na siya. Maliit na matandang babae si Aling Inday. Payat at halos puro puti na ang buhok niya na palaging nakatali. Bilog at malaki ang kanyang mga mata na kapag tinitingnan ka ay talagang matatakot ka. Madalas na dumadaan siya sa bahay na may pasa na sako na may laman na mga kahoy na ginagamit sa panggatong.
Hindi ko nga alam kung bakit kahit maliit at payat siya ay nagagawa pa niyang buhatin ang sakong yon na parang hindi siya nahihirapan. Nagtatanim din siya ng mga gulay sa may paanan ng bundok, sa may sementeryo, at yon ang itinitinda niya sa palengke sa aming lugar. Hindi ko rin alam kung paanong nabubuhay si Aling Inday ng mag-isa at walang ibang inaasahan. Halos lahat ng tao sa aming lugar ay hindi siya kinakausap. Lahat ng bata ay takot sa kanya at isa na ako doon, Papa Dudut. Paano ba naman, simula nang mag-iisip ako ay palagi na siyang ginagawang panakot ni Mama sa amin kapag ayaw kong sumunod o kapag matigas ang aking ulo. Si Aling Inday ang palaging ginagamit ng ilang magulang sa lugar namin sa kanilang mga anak na ayaw sumunod. Kapag naglalaro kami ng mga kaibigan ko ay biglang dadaan si Aling Inday. Ay nagtatakbuhan kami at nagtatago sa kanya. Kapag wala na siya ay saka namin itinutuloy ang aming paglalaro. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang kwento tungkol kay Aling Inday. Na si Aling Inday ay isang aswang. May nagsasabi na isa raw manananggal si Aling Inday. May iba naman na ang sabi ay aswang na lakad si Aling Inday. Yun ang tawag sa lugar namin sa aswang na hindi lumilipad. Maraming kwento tungkol sa kanya na nakita raw ito sa bubong ng bahay ng isang buntis. Kaya raw mag-anyong aso, pusa at baboy ni Aling Inday. Lahat naman yon ay kwento o chismis lamang at walang nakapagpatunay kung totoo ba o hindi. Renzo, saan ka na naman pupunta? Kakatapos lang natin maghapunan tapos aalis ka kaagad. Ang wika sa akin ni Mama nang mahuli niya akong papalabas ng aming bahay. Maglalaro lang po kami ni Naatong. Saglit lang po ako, Mama, ang turan ko. Talagang hindi ka natatakot, ano? O sige, kapag na-tsempohan ka ni Inday, tingnan ko lang kung makabalik ka pa ng buhay dito sa bahay, pananakot ni Mama. Ang totoo ay takot ako kay Aling Inday pero hindi ko nakikita na mga nganib ang buhay ko nang dahil sa kanya. Sa tagal ko na kasing naglalaro sa gabi ay wala namang masamang nangyari sa amin ng mga kalaro ko, Papa Dudut. Kaya malakas ang loob ko na maglaro kahit na hating gabi na. Ganun naman yata talaga kapag bata pa, pinipilit ang gusto. Ang sabi ng nanay ko, kung gusto kong payagan niya akong maglaro sa labas ay hugasan ko muna ang aming mga pinagkainan. Dahil sa alam ko na hindi niya ako hahayaan na lumabas ng gabing yon. Kapag hindi ko siya sinunod ay ginawa ko na lang ang inutos niya sa akin, Papa Dudut. Sa labas kami ng bahay, naghuhugas ng pinggan. Meron kaming sariling balon sa likod ng bahay, walang ilaw doon. Kaya kapag gabi na ay nagdadala ng flashlight kung sino man ang nakatoka sa paghuhugas ng pinggan. Ang likuran ng aming bahay ay maraming mga puno at halaman. Abi kasi ng nanay ko noon ang pagtatanim ng kung ano-anong mga halaman. Kumbaga sa term ngayon ay isa siyang plantita. Labagman sa loob ko ang maghugas ng pinagkainan dahil yon ang pinakaayaw kong gawin, ay napilitan ako, Papa Dudut, kasi gusto ko nang maglaro ng gabing yon. Binibilisan ko na lamang ang paghuhugas ng mga pinggan bukod kasi sa gusto ko na yung matapos para makapaglaro na ako ay natatakot din ako sa lugar na yon. Habang abala ako sa aking ginagawa ay panayang tingin ko sa paligid ko. Kapag nandun kasi ako ng ganong oras, pakiramdam ko ay may aswang palagi sa paligid ko. At anumang sandali ay aatakihin niya ako kasi mag-isa lamang ako. Nang malapit na akong matapos ay muli akong napatingin sa may halamanan ng nanay ko. Natigilan ako nang may makita akong parang mga mata na umiilaw sa dilim. Namumula ang mga yon at parang galit na nakatingin sa akin. Sa takot ko ay napapasigaw ako sabay takbo papasok sa aming bahay. Napagalitan pa ako ng nanay ko kasi hindi ko tinapos ang paghuhugas ng mga pinggan.
May nakita po kasi ako mga mata dun sa halamanan ninyo, Mama. Kulay pula. Takot kong sumbong kay Mama. Gumagawa ka na naman ng alibay mo para hindi mo tapusin ang inuutos ko sa iyo eh. Pwes, hindi ka makakapaglaro. Ngayong gabi, bawal kang lumabas. Mapapalo kita kapag tumakas ka, ang turan sa akin ni Mama. Inis na inis ako kasi kung kailan matatapos na ako sa ginagawa ko ay saka ko pa nakita ang mga mata na yon. Hindi tuloy ako nakapaglaro ng gabing yon, Papa Dudut, pero sigurado ako sa mga nakita ko. Mata talaga siya na nasa dilim. Hindi ko nga lang alam kung mata ba yon ng hayop o ng tao. O baka pwede rin nasa aswang. E kinuwento ko pa ang mga yon sa mga kalaro ko at ang sabi nila ay baka si Aling Inda yon. Baka raw kung hindi ako nakatakbo ay baka nakuha na ako nito at ginawang hapunan. Totoo ba talagang aswang si Aling Inday? Tanong ko sa mga kalaro ko. Sabi ng tatay ko ay oo. Binata pa raw siya ay may kwento ng aswang si Aling Inday, ang sabi ng isang kalaro ko. Sinuportahan pa yon ng isa naming kalaro at may ikinuwento pa siya sa amin tungkol sa nakaraan ni Aling Inday. Ayon sa kanya, hindi naman daw talaga aswang dati si Aling Inday at isa rin itong normal na tao kagaya namin. Hindi pa raw kami na ipapanganak ay kasama ni Aling Inday ang matanda niyang nanay sa bahay. At may kumakalat na kwento na isang aswang ang nanay ni Aling Inday. Bago raw mamatay, ang nanay ni Aling Inday ay may inilawa itong itlog na siyang ipinasa at pinalunok kay Aling Inday. Kaya naipasa na kay Aling Inday ang pagiging aswang. May isang Tagalog horror movie akong napanood na ganoon noong bata pa ako kaya paniwalang paniwala ako na totoo ang ikinikwento ng kaibigan ko, Papa Dudut. Ang totoo, Papa Dudut, wala namang nababalitang pagpatay ng aswang sa aming lugar. Ang mga kwentong naririnig ko ay palagi silang may naririnig na malakas na huni ng isang ibon na parang uwak. O kaya ay may nakita sila na napakalaking ibon na lumilipad. Dahil na rin siguro na wala akong nakikitang biktima ng aswang ay malakas ang loob ko na maglaro pa rin kahit gabing gabi na, Papa Dudut. Saka may oras kasi na maglaro kapag gabi. Hindi ako masyadong napagpapawisan kasi hindi naman mainit. Saka magandang maglaro ng tagu-taguan kapag gabi na kasi hindi ako madaling makita ng taya kasi madilim. Hindi kami mayaman, Papa Dudut. Kaya wala kaming sariling telebisyon ng panahon na yon. Mga cartoons pa ang palabas tuwing gabi at talagang isa ako sa mga bata na mahilig manood ng cartoons. Para makapanood ako ng mga paborito kong cartoons tuwing gabi ay nakikinood ako sa isang bahay sa barangay namin na merong telebisyon. Hinahayaan naman ako ng may-ari ng bahay na manood sa kanila basta sa labas lamang ako ng pinto nila o kaya ay sa bintana. Kapag hindi ako naglalaro ay nakikinood ako sa kanila. Kung minsan ay kasama ko, ang kapatid ko o kaya ay kalaro. Aba Renzo, ikaw ba ay hindi natatakot na lumabas ka pa ng gabi? Baka mamaya ay makasalubong mo si Inday sa daanan. Sabi sa akin ng may-ari ng bahay na si Aling Sonia. Hindi naman po, matapang po ako. Saka tatakbo po ako ng mabilis kapag nakasalubong ko siya. Kunwari ay matapang kong sabi. Ang tapang mo naman pala. Tingnan nga natin ang tapang mo kapag nakasalubong mo sa gabi si Inday. Pabirong tura ni Aling Sonia. Hindi naman po ako takot sa kanya. Ang wika ko. Dapat ay nagbabaong ka ng asin tuwing pupunta ka rito. Panlaban yon sa aswang. Kapag sinabuyan mo sila ng asin ay masasaktan sila at aalis. Ikaw ay mag-iingat at noong isang gabi ay may nakita ang anak ko ng malaking ibon na lumilipad. Manananggal yun, ang bilin sa akin ni Aling Sonia. Tinandaan ko ang sinabi na yon ni Aling Sonia sa akin, Papa Dudut. Noong ko lang nalaman na asin pala ang panlaban sa mga aswang. Kaya simula nang malaman ko yon ay palagi na akong nagbabao ng asin.
na nakalagay sa plastic at palagi kong ini-imagine na may aswang akong makakasalubong at kapag aatake siya sa akin ay sasabuyan ko kaagad siya ng asin. Kumbaga ay kinukondisyon ko na kaagad ang sarili ko sa posibleng mangyari para handa ako o papadudot. E talagang hindi ako pwedeng hindi lalabas ng gabi dahil sa adik ako sa paglalaro at panonood ng cartoons sa ibang bahay. Napansin na ng nanay ko na palaging ubos ang asin sa bahay. Ang ginagawa ko kasi ay sinasaboy ko sa daanan ko ang asin tuwing gabi. Sa pag-aakala na lalayuan ako ng aswang kapag ganoon ang ginawa ko. Minsan kasi talagang nakaka-paranoid lalo na at madalas ay mag-isa lamang akong nagpupunta sa bahay ni Aling Sonia para makinood ng cartoons sa gabi. Pero totoo nga ang kasabihan na walang sekreto ang hindi nabubunyag. Isang gabi habang kumukuha ako ng asin ay nahuli ako ng nanay ko na dumadakma ng asin sa garapot. Galit na galit siya sa akin. Ako raw palang dahilan kung bakit nauubos ang asin namin. Ang katwiran ko ay mura lang naman ang asin. Mas lalo tuloy nagalit ang nanay ko sa akin. Aba Renzo, hindi pinupulot ng tatay mo ang pambili natin ng asin. Pinagpapaguran niya bawat piso na sinasahod niya. At saan mo ba ginagamit ang asin? Tanong sa akin ni Mama. Pangontra po sa aswang. Ang sabi kasi ni Aling Sonia ay kapag sinabuyan ko ng asin ang aswang ay matatakot. Para ligtas po ako kapag nakikipanood po ako kina Aling Sonia, ang sabi ko. Alam mo kung ano ang mas mabisang pangontra sa aswang? Ang sabi pa ni Mama. Ano po? Curious kong tanong. Iyon na yung pumirme ka sa bahay lalo na kapag gabi. Abay, daig mo pa yung aswang, Renzo ah. Yung aswang minsan lang lumalabas sa gabi. Ikaw gabi-gabi ka kung lumabas. Kung uubusin mo lang din naman ang asin natin sa bahay ay tigil-tigilan mo na yung panunood mo ng cartoons. Kina Aling Sonia, ang sabi pa ni Mama sa akin. Nalungkot ako papadudot ng pagbawalan na ako ni Mama na kumuha ng asin sa aming bahay. Pero dahil isa akong batang maparaan noon ay isang ideya ang aking naisip papadudot. Bago ko sabihin ang paraan na aking naisip, disclaimer lang. Mali ang paraan na yon at huwag sanang gayahin ang mga bata. Ang ginawa ko kasi ay kumukupit ako ng 5 piso sa bulsa ng pantalon ng tatay ko at ibinibili ko yon ng sarili kong asin sa palengke. Noon kasi marami na ang 5 pesos na asin. Isang plastic na pang 1 kilong bigas ang nabili ko at itinago ko yon sa aking lagayan ng damit. Para hindi ko na kailangan pang kumupit ng asin sa bahay namin at panigurado na mapapagalitan ako ni Mama. At baka hindi na niya ako payagan na manood ng TV kina Aling Sonia. Simula noon ay ang binili kong asin ang palagi kong baon kapag lumalabas ako sa gabi para manood ng cartoons. At kahit naman may dala akong ganoon ay hindi ko alam na magagamit ko pala yon ng 1 beses. Paano isang gabi, pauwi na ako sa aming bahay mula sa pakikinood, inaling Sonia nang makasalubong ko si Aling Inday. May dala siyang 1 sako na may laman na mga kahoy. Pagkakita ko kay Aling Inday ay nilabas ko kaagad ang asin na nasa plastic na nakalagay sa bulsa ng aking shorts. Natakot ako sa kanya kasi ang alam ko ay isa siyang aswang kaya napatigil ako sa paglalakad. Abang papalapit sa Aling Inday ay napansin kong nakatitig siya sa akin na para bang galit siya. Kahit natakot ako ay hindi ko inalis ang mata ko kay Aling Inday para kung sakaling umatake siya ay makikita ko kaagad hanggang sa bigla na lang niyang ibinaba ang dala niya at ang una kong naisip ay baka mag-transform na siya sa pagiging aswang. Hindi ko alam kung ano ba ang pumasok sa utak ko o baka talagang masyado na akong nadala sa takot. Kaya isinaboy ko kay Aling Inday ang asin na hawak ko sabay takbo ng mabilis. Sa sobrang bilis ng takbo ko ay wala sigurong 1 minute ay nakarating na ako sa amin. Nang makita ako ni Mama na humihingal at takot na takot ay nilapitan niya ako para kausapin at tanungin. Akala ko ba'y makikipanood ka kina Aling Sonia?
Bakit parang kabayo ka kung makahingal? Naglaro ka na naman ano? Kakaligo mo lang bata ka eh. Ang baho mo na naman ang tura ni mama sa akin. Hindi po ako nakipaglaro mama. Nakasalubong ko po si Aling Inday kaya tumakbo ako. Humihingal kong sambit. Mabuti nga sa'yo. Siguro naman ay magtatanda ka na ngayon. Sige, lumabas ka pa ng gabi ng mag-isa. Baka sa susunod ay hindi ka na makatakbo palayo kay Inday. Ang wika ni mama na parang natuwa pa sa mga nangyari sa akin. Siguro iniisip ni mama na matapos ang pangyayari ay hindi na ako lalabas sa gabi dahil sa takot ko kay Aling Inday. Pero ang totoo ay nagkaroon ako ng trauma na lumabas na sa gabi para makinood ng TV kina Aling Sonia, lalo na kapag mag-isa lamang ako. Baka kasi makasalubong ko ulit siya tapos ay hindi na ako makaligtas sa kanya kung totoo man na isa siyang aswang. Kaya simula noon ay hindi na ako lumalabas ng gabi nang ako na lamang. Nanonood na lamang ako kina Aling Sonia kapag kasama ko ang kapatid ko. Lumalabas na lamang ako kapag nakikipaglaro ako sa mga kaibigan ko. Kapag ganun kasi hindi na ako mag-isa. Hindi naman ako sigurado kung aswang ba talaga si Aling Inday, Papa Dudut. Hindi ko siya nakitang nag-transform at naging aswang o manananggal. Pero dahil sa kwentong kumalat na sa aming lugar ay nagkaroon ako ng takot sa kanya. May isang gabi na pinuntahan ako ng mga kalaro ko sa bahay habang kumakain kami. Inaya nila ako maglaro ng patintero kasi bilog ang buwan. Paborito naming laruin ang patintero kapag full moon kasi maliwanag. Nakikita namin ang linya sa kalye na aming pinaglalaruan kahit gabi na. Pero dahil sa kumakain pa ako ay hindi agad ako nakasama sa kanila. Binilisan ko na lamang ang pagkain ko para matapos na kaagad at makapaglaro na sa labas. Renzo, magdahan-dahan ka nga sa mga pagkain mo at baka mabulunan ka. Basta talaga paglalaro eh, bibilisan mo ang pagkain? Saka bago ka maglaro sa labas, ay ikaw maghugas sa mga pinagkainan natin ha? Saway pa ni mama sa akin. Alam mama, ako na naghugas kanina ng tanghali, si kuya naman ngayon, ang angal ko. Tuwang-tuwa ako nang hindi na ako ang pinaghugas ni mama ng pagkain ng gabing yon. Kaya pagkatapos kong kumain ay tumakbo na ako kaagad sa labas ng bahay at sumali na ako sa mga kalaro ko sa paglalaro ng patintero. Enjoy na enjoy kami sa paglalaro at hindi na namin namalayan ng oras. Uminto lang kami nang nakita namin si Aling Inday na dadaan at may dala ulit siyang isang sako na may laman na mga kahoy. Takot na takot kaming tumabi lahat at nang makalagpas siya ay nagsabi ang isa naming kalaro na uuwi na siya kasi baka raw bumalik si Aling Inday. Dahil nga sa kulang na kami ng isa ay nag-ayawa na kami sa paglalaro ng patintero at nag-isip ng bagong lalaroin. Habang nag-iisip kami biglang nagsalita yung isa kong kalaro na babae. Nakita niyo ba yon si Aling Inday naging aso? Itinuro niya sa malayo ang isang aso na naglalakad palayo. Seryoso ka ba o ginojoke mo lang kami? Tanong ko. Hindi ako sinungaling. Nakita ko talaga siya. Kanina ko pa kasi siyang tinitingnan. Tapos bigla niyang binitawan yung dala niya tapos akala ko ay may kukunin siya sa ibaba pero bigla siyang naging aso. Paliwanag ng kalaro naming babae. Nagkatakutan na kami papadudot kaya lahat kami ay nag-uwi na sa aming kanya-kanyang bahay. Hindi ako sure kung totoo ba ang sinasabi na isa naming kalaro pero nang ma-imagine ko na naging aso si Aling Inday ay kinilabutan talaga ako. Ngunit hindi pa natapos doon ang katatakutan ng gabing yon. Habang natutulog ako ay nagising ako kasi nagmumura ng malutong si Mama. Ang akala ko ay nag-aaway sila ni Papa kaya napatayo ako at lumabas ng kwarto naming magkakapatid. Nakita ko sina Mama at Papa sa labas ng bahay na parehas na nakatingala at may kung anong tinitingnan sa aming bubungan. Nang nakita ko ni Mama ay sinabi niya na pumasok ako sa loob ng bahay at huwag
lumabas. Bakit po ba? Anong meron sa labas? Curious kong tanong. May malaking pusa sa bubong. Nagising ang mama mo kasi parang naglalakad sa bubong natin. Aswang yun, Renzo. Si Papa ang sumagot sa tanong ko. Patuloy sa pagmumura si Mama sa pagkakaalam ko kasi ay takot ang aswang kapag minumura. Lalo na kapag sinabi mo na kilala mo siya. Ayaw ko sanang pumasok sa loob ng bahay dahil gusto kong makita yung sinasabi ni Papa na malaking pusa sa bubong, pero hindi talaga nila ako pinayagan na lumabas. Makalipas ang ilang minuto ay narinig ko ang pagsisigaw ni Mama na tumalon na raw yung malaking pusa. Parang ang may malaking nilalang na tumalon mula sa bubong namin dahil may narinig akong malakas na pagbagsak ng mga paa sa lupa. Ang sabi sa akin ni Papa ay nakita pa nila ni Mama ang pusa na nakatingin sa kanila habang nasa bubong ito. Parang nanlilisik pa raw ang mata ng malaking pusa. Sa main likuran ng bahay pala tumalon ang pusa, at nang habulin ni Papa ay pumunta na nga sa may halamanan ni Mama ang pusa at hindi na niya nakita pa. Aswang ba talaga yun, Papa? Totoo ba talaga sila? Tanong ko. Oo, aswang yun nakita namin ng mama mo sa bubong, kaya totoo sila. Wala namang ganong kalaking pusa eh, sagot pa ni Papa. Si Aling Inday po ba yung pusa? Kasi sabi ng kalaro ko kanina ay nakita niya si Aling Inday na naging aso, ang wika ko. Posibleng si Inday yun, pero hindi kami sigurado ng mama mo. Hindi rin naman natin alam kung siya lang ba talaga ang aswang dito sa lugar natin eh, ang sabi ng Papa ko. Sinabihan pa ako ni Papa na huwag kaming lalabas ng mga kapatid ko kapag gabi na at baka mabiktima kami ng aswang. Huwag na raw matigas ang ulo ko at nagagalit lang naman daw si Mama sa akin kasi mahal ako nito. Ayaw lang ni Mama na may mangyayaring hindi maganda sa akin. Lahat daw ng magulang ay walang ibang iniisip kundi ang ikakabuti ng mga anak nila. Kinabukasan ay agad na ikinuwento ni Mama sa kapitbahay namin ang nangyari noong isang gabi. Aniya ay may aswang sa bubong namin na naganyong pusang malaki, at nang tumalon ay hindi na nila nakita ni Papa. Naku, sigurado ko na si Inday yun. Nakita siya ng anak ko na naglalakad kagabi ng mag-isa, ang sabi ng isang kamarites ni Mama. E palagi naman talagang mag-isa yun eh. Pero kung si Inday nga yun, huwag niyang subukan na saktan kahit isa sa mga anak ko, at kahit aswang siya ay talagang hindi ako matatakot na gumanti sa kanya, matapang na sabi ni Mama. Dapat kasi nagpipetisyon tayo na palisin na si Inday dito sa lugar natin. Kailan pa ba natin papalayasin ang aswang na yon? Kapag meron na siyang nabiktima? Magsabi kaya tayo kay Kapitan, wika ng isa pang kausap ng nanay ko. Kawawa naman kung palalayasin natin. May pupuntahan pa ba siya ang matandang yon? Ang sabi ng isa pa naming kapitbahay. Eh ya, basta, wag na wag niyang gagalawin ang mga anak ko. Ako ang makakalaban niya, turan pa ng nanay ko. Kung makapagsalita naman si Mama ng ganon ay parang hindi ko alam na takot siya sa ipis at daga. Sa aswang pa kaya? Pero naalala ko ang sinabi ni Tatay Papa Dudut. Ngayong may isip na ako na lahat ng magulang ay walang iniisip kundi ang ikakabuti ng kanilang mga anak. Kasama na siguro roon ang pagprotekta sa mga anak nila, at lahat ay gagawin nila para lamang huwag mapahamak ang kanilang anak. Noong bata pa kasi ako ay hindi ko naiintindihan ang nararamdaman ng isang magulang, lalo na kapag nagagalit si Mama sa akin kapag may bagay akong gustong gawin tapos sa tingin niya ay mapapahamak lamang ako. Hindi naman tinuloy ng mga kapitbahay namin ang balak nilang pagpapalayas kay Aling Inday. Marahil ay naawa rin sila sa matanda Papa Dudut. Isa pa ay hindi pa rin napapatunayan ng isangang aswang o perwisyo sa aming lugar si Aling Inday. Walang matibay na dahilan upang siya ay mapalayas sa aming lugar. Hanggang isang araw ay isang hindi magandang pangyayari ang naganap, Papa Dudut. Kumalat sa barangay namin na nawawala ang 9 years old na anak na lalaki
ng isang nanay sa aming lugar. Maliit lang kasi ang lugar namin kaya kapag may ganong balita ay nalalaman din kaagad ng lahat. Itatago ko na lamang ang bata sa pangalan na Totoy. Nung isang gabi raw ay hindi umuwi si Totoy mula sa paglalaro. Ayon sa mga batang huling nakalaro ni Totoy ay nagpunta sa sementeryo si Totoy. Iniwanan daw ito ng mga kalaro kasi takot ang mga ito sa lugar na yon, Papa Dudut. Agad naman na kumilos sa mga tanod upang galugarin ang sementeryo. May ibang tao na rin ang tumulong. Dahil sa bata pa ako noon ay hindi ko pa masyadong naintindihan ang kaseryosuhan ng ganong sitwasyon. Kahit na wala naman akong maitutulong ay sumama pa rin ako sa sementeryo sa mga naghahanap. Marami rin ang nakikiyosyosyo na kagaya ko ng time na yon na gusto rin malaman agad kung makikita ba roon si Totoy. Inabot na ng hapon ang paghahanap sa sementeryo pero hindi roon nakita si Totoy. Iyak ng iyak ang nanay niya at hindi siya kumakalma. Lahat naman siguro ng nanay ay ganon ang magiging reaksyon kapag nawawala ang kanyang anak. Nang hindi na makita si Totoy sa sementeryo ay inisa-isa ang mga bahay ng malapit sa lugar. Isa sa mga bahay na kinatok ay ang kubo ni Aling Inday. Medyo nag-alinlangan pa nga mga tanod na katukin ang bahay ni Aling Inday. At ang hula ko ay natatakot sila. Pinagbuksan naman sila ni Aling Inday at kapansin-pansin na hindi siya makatingin sa mga tanod at sa nanay ni Totoy. Aling Inday, meron ka bang nakitang batang lalaki sa sementeryo? Nawawala kasi ang anak nitong si Leia, ang sabi ng isang tanod kay Aling Inday. Wala akong nakita. Hindi ako lumalabas ng bahay kapag gabi na. Sagot naman ni Aling Inday. Inday, magsabi ka ng totoo. Baka kinuha mo ang anak ko. Pinatay mo ba siya? Aswang ka, hindi ba? Kumakain ka ng bata? Nagwawalang turan ni Aling Leia na nanay ni Totoy. Sasaktan pa nga sana ni Aling Leia si Aling Inday. Mabuti na lamang at may mga tanod at naawat kaagad si Aling Leia. Talagang nagkaroon ng kaguluhan dahil sa pagwawala ng nanay ni Totoy. Hindi ako aswang at hindi ako ang responsable sa pagkawala ng anak mo. Kayo lamang ang nagsasabi na isa akong aswang porket matanda na ako at mag-isang namumuhay. Kung binabantayan mo sana ng maayos ang anak mo, ay baka hindi siya nawawala ngayon, matapang na sabi ni Aling Inday. Mas lalong nagwala si Aling Leia sa sinabing yon ni Aling Inday, hanggang sa mawala na ng malay si Aling Leia. Kung uso na siguro ng panahon na yon ng cellphone at social media, malamang ay meron ng nakavideo sa eksena at inupload na sa internet at baka nga nag-viral pa yon. Upang mawala ang pagdududa ng mga tao ay hinayaan ni Aling Inday na halughugin ng mga tanod ang kubo nito. Hindi nila nakita si Totoy doon, Papa Dudut. Isang araw nang nawawala si Totoy at wala pa rin nakakaalam kung saan na nga ba siya napunta. Kahit sina Mama at Papa ay pinag-usapan ang bagay na yon. Habang kami ay kumakain ay ang hinala ni Mama ay baka nga si Aling Inday ang kumuha kay Totoy. At baka nga raw kinain na ito ni Aling Inday. Si Papa naman ay baka raw talagang naligaw si Totoy o kaya ay kinuha ng mga taong nangingidnap ng mga bata tapos ay ipinagbebenta ang lamang loob. May narinig daw kasi siyang ganong nangyayari noon sa Maynila, Papa Dudut. Kaya kayo, lalo ka na Renzo. Wag kayong lalabas ng gabi. Hindi na kita pinapayagan na maglaro sa gabi sa labas. Baka mamaya ay ikaw naman ang biglang mawala. Ang turan sa akin ni nanay. Diyan na lang po ako sa tapat ng bahay natin maglalaro, ang sabi ko. Ang tigas talaga ng ulo mo, no? Hindi na dyan sa tapat ng bahay. Sa umaga ka maglaro, kahit maghapon pa pero kapag gabi na, dito ka na lang sa loob ng bahay. Giit pa ng nanay ko. Sobra akong nalungkot kasi hindi na ako pinayagan ni mama na maglaro tuwing gabi. Pati ang panonood ng cartoons kina Aling Sonia ay hindi na rin po pwede. Alam ko naman na natatakot lang sina mama na mawala rin ako kagaya ni Totoy. Pero ng time na yon, ay mas gusto ko pa rin gawin kung ano ang gusto ko.
Yun nga lang ay hindi na ako pwedeng sumuway sa mga magulang ko at baka kahit sa umaga ay hindi na nila ako payagan na lumabas at maglaro. Kinabukasan ng umaga ay kausap na agad ni Mama ang mga kapitbahay namin. Siyempre ang topic nila ay walang iba kundi ang pagkawala ni Totoy. Pare-pareha sila ng paniniwala na si Aling Inday daw ang kumuha sa bata. May nakapagsabi pa raw na nakita si Aling Inday nakasama si Totoy at ipinasok ito sa kubo ng matanda. Pero kung ipinasok si Totoy sa bahay ni Aling Inday, ay bakit wala ito roon ang pasukin niyo ng mga tanod? Pagsapit ng tanghali ay napansin namin na parang nagkakagulo sa labas. Isa si Mama sa mga nangunguna sa chismis sa aming barangay kaya kahit kumakain pa kami ay lumabas siya para tanungin ang isang dumada ang nanay. Parang lahat ng tao ay papunta sa isang direksyon na nakapagtataka kung papansinin. Mare, bakit nagkakagulo kayo at saan kayo pupunta? Tanong ni Mama sa babae. Sa barangay hall, Mare. Nakita na raw si Totoy. Sagot ng babae. Aba ay buhay pa yung bata? Tanong pa ni Mama. Hindi ko nga alam eh kaya pupunta ako para malaman ko. Sambit ng babae. Hindi na tinapos ni Mama ang pagkain niya at sumama na siya sa babae sa pagpunta sa barangay hall. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na makiisyoso at pumunta rin sa barangay hall. Ang daming tao na naroroon. At lahat ay gustong malaman kaagad kung ano ang nangyari na kay Totoy. Mabuti at malit ako kaya madali ako nakasiksik sa kumpulan ng mga tao at nakasilip ako sa bintana. Nakita ko si Totoy papadudot. Naroon ang nanay niya at nagulat ako kasi nandun din si Aling Inday. Kaharap nila ang kapitan ng aming lugar at dinig-dinig ko ang pinag-uusapan nila. Sinasabi ko na nga ba't ikaw ang kumuha sa anak ko, aswang ka talaga? Galit na sabi ni Aling Leia. Kapitan, siguro naman ay matibay ng dahilan ito para palayasin natin ang aswang na yan dito sa lugar natin. Baka may mabiktima pa siya kapag nanatili yan dito. Sabi naman ni Aling Leia kay Kapitan. Hindi akong kumuha sa anak mo. Ako ang nakakita sa kanya. Kalmadong tugo ni Aling Inday. Tamang sinabi ni Inday Leia. Dapat nga ay magpasalamat ka pa sa kanya kasi nakita niya si Totoy. Ang sabi ni Kapitan. At bakit ako magpapasalamat sa aswang na yan, Kapitan? Hindi ako naniniwala sa sinasabi niya. Ang wika ni Aling Leia. Nakatulala lang si Totoy ng sandaling yon, Papa Dudut. Sinabihan pa ni Kapitan si Totoy na baka pwede nitong ikwento ang nangyari at kung bakit ito nawala. Ilang minuto rin ang lumipas bago nagsalita si Totoy. Nanginginig pa ang boses niya at ayon kay Totoy ay inaya niya ang mga kalaro nito na magpunta sa sementeryo para manguha ng tunaw na kandila. Pero nang nandun na sila ay natakot ang mga kasama niya kaya nag-alisan at siya na lamang ang naiwan. Natukso raw si Totoy na magpunta sa bundok na malapit sa sementeryo para manghuli ng gagamba at doon ay ito naligaw. Hindi na niya nakita pa ang daan pabalik at parang paikot-ikot lamang daw siya. Kinaumagahan ay nakita raw siya ni Aling Inday at ito ang nagdala sa kanya sa barangay hall. Ano palang ginagawa mo sa bundok, Aling Inday? Tanong ni Kapitan sa matanda. Nagpupunta talaga ako sa bundok tuwing umaga para manguha ng panggatong na kahoy. May narinig akong umiiyak na bata at hinahanap ko kasi. Naisip ko na baka yun ang batang nawawala. Hanggang sa nakita ko nga ang batang yan at pinakain ko muna sa aking kubo kasi nangihina na. Sagot ni Aling Inday. At anong pinakain mo sa anak ko? Baka maging aswang na rin siya kagaya mo. Sigaw pa ni Aling Leia. Uminahon ka muna, Leia. Abay, magpasalamat ka na lang at ligtas ang anak mo. Ang sabi ni Kapitan kay Aling Leia. Hanggang sa matapos ang pag-uusap sa barangay hall ay walang natanggap na pasasalamat si Aling Inday. Mula kay Aling Leia. Talagang nanindigan si Aling Leia na ang matanda ang kumuha sa anak niya. Anito pa ay mukhang nalaso ni Aling Inday ang utak ng anak niya. Kaya kasinungalingan ang sinasabi ni Totoy. Nang lumabas si Aling Inday sa barangay hall ay nahawi ang mga tao. Sa kabila ng ginawa niyang pagtulong ay iniwasan at kinatakutan pa rin siya, Papa Dudut.
Kung tatanungin ako ngayon kung naniniwala ba ako sa mga sinabi ni Aling Inday ay oo ang isasagot ko. Natatandaan ko kung paano siya magsalita at tumingin kay Aling Leia at makikita mo talaga na hindi siya nagsisinungaling. Ilang araw din na naging usap-usapan ang nangyaring yon sa aming lugar. Kahit na may ginawang kabutihan si Aling Inday ay hindi rin nawala ang panghuhusga namin sa kanya. Hindi pa rin yon nabura sa utak namin na isa siyang aswang at isa siyang masamang tao. May isang nangyari pa sa akin noong bata ako na hindi ko makakalimutan. Grade 6 na yata ako noon, Papa Dudut. Natutulog na ako kasama ang mga kapatid ko dahil sa wala kaming electric fan ay hinahayaan lang naming bukas ang bintana tuwing gabi para pumasok ang malamig na hangin. Tiwala kasi kami na wala namang nakawan na nangyayari sa aming lugar. Sa kasimula bata pa kaming magkakapatid ay ganoon na ang aming ginagawa at wala namang nangyayaring masama sa amin. Sa gitna ng pagtulog ko ay nagising ako at nang mapatingin ako sa bintana ay meron akong nakita na taong may mapupulang mata na nakasilip doon. Hindi ko nga lang siya namukaan kasi madilim. Ang nakikita ko lang ay ang mga mata niya at ang hugis ng kanyang mukha. Napasigaw ako sa takot at nagtalukbong ng kumot. Napatakbo naman sina Mama at Papa sa kwarto namin at tinanong niya kung bakit ako sumigaw. Sinabi ko na may nakita akong taong may mapulang mata sa bintana. Agad na nagkaroon ng hinala si Mama na baka si Aling Inday yon. Kaya nang sumunod na araw ay nagpunta kaagad si Mama kinakapitan at kasama niya ako. Sinabi ni Mama ang nangyari at kumbinsido siya na si Aling Inday ang nakita ko sa bintana. Nagpunta kami sa bahay ni Aling Inday kasama ang dalawang tanod. Umarap naman sa amin si Aling Inday at doon ay tinanong ng isang tanod kung ang taong yon ba ang nakita ko ng gabing yon. Kahit na hindi ako sigurado ay sinabi ko na lamang na si Aling Inday ang nakita ko. Itinanggi ni Aling Inday ang sinabi ko. Ang sabi niya ay nasa kubo lamang niya siya kagabi at hindi siya lumalabas kaya imposibleng siyang nakita ko sa bintana ng aming bahay. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Mama at ng mga tanod. Mas pinaniwalaan nila ang pag-akusa ko kahit na hindi ako sigurado. Sinabihan ng mga tanod si Aling Inday na kapag naulit pang nangyari ay mapipilitan na silang palayasin ito sa aming lugar. Makalipas ang ilang buwan ay nabalitaan namin na umalis na si Aling Inday sa kubo nito. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta at kung ano ang nangyari sa matanda na pinaghihinalaan na aswang. Pero kahit nawala na si Aling Inday sa aming lugar ay nagpatuloy pa rin ang kwentong aswang. At ang hinala ng mga tao sa amin ay hindi lamang si Aling Inday ang aswang. At meron pang isa. Hindi nga lang nila maituro kung sino. Ngayong may isip na ako ay hindi ko maiwasang sisihin ang aking sarili kung bakit umalis si Aling Inday sa lugar namin kahit na hindi napatunayan na isa nga siyang aswang. Alam ko na isa ang pag-akusa ko sa kanya nang hindi ako sigurado ang nagtulak sa kanya para umalis na lamang sa aming lugar. Kaya kung buhay man ngayon, si Aling Inday at muli kaming magkikita ay hihingi ako sa kanya ng tawad. At wala akong ibang hiling para sa kanya kundi sana kung nasaan man siyang lugar. Lumipat ay hindi niya maranasan ang panghuhusga na naranasan niya noong nasa lugar namin siya. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Papa Dudut. Sana kahit paano ay nagustuhan ng mga listeners mo ang aking kwento. Maraming salamat po. Sincerely yours, Renzo. Mali ang husgahan natin ang ating kapwa lalo na at wala tayong basihan. Hindi tama na nagpapalaganap tayo ng isang kwento na kahit tayo mismo ay hindi sigurado kung totoo. Mas makakabuti na alamin muna ang katotohanan bago ka maniwala sa iyong naririnig o nakikita. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay at makakatulong. Makakatulong ka sa kanya kung ikaw ay magiging mabuti sa kanya. Tingnan at itrato mo ang isang tao kung paano mo tingnan ang iyong sarili at kung paano mo gustong itrato ka ng iba. Kung iiwasan natin ang panghuhusga sa ating kapwa, ay mas maipapalaganap natin ang pagmamahal na siyang kailangan nating lahat.
Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories.